Hello guys! May ilang araw pa tayo bago magpasko. So, habol na mag-Christmas shopping with us? Kaya pupunta tayo ngayon sa Dapitan! Kung saan mamimili tayo ng mga mura yet high-quality Christmas decors at pangregalo. So, ano pang hinihintay nyo guys? Tara na! Let's go! Ang Dapitan Arcade ay isa sa mga popular destination to source decorations, furniture pieces, and other crafts here in Metro Manila. Pero mas nakilala siya for its overflowing options for Christmas ornaments. Of course, there are many other products here. Kitchen tools, lamps, vintage-looking items, picture frames, etc. Lahat ng kailangan mo sa bahay andito. But what really attracts loyal customers and curious people ay ang mababang presyohan ng mga items dito. Cheaper than the average market rates. At, syempre, pwede pang tawaran yan. Sa panahon ngayon na di pa tapos ang pandemic, dapat wise tayo. So, puntahan nyo na sila dito sa number 39 Dapitan Street, corner Canlaon Street, Barangay Santa Teresita, Quezon City. Nearest landmark is Welcome Rotonda. Hanapin nyo lang yung Burger King doon, malapit na yon. Ramdam na ramdam ko yung kapaskuhan dahil sa dami ng snow globe dito, ang gaganda. Prices starts from 900 pesos up to 2,000 pesos depending on size and style. Unti ka na nga ako makabili. Kaso lang, tight budget tayo. Next time. Ikot tayo dito guys. Marami pa. Meron ditong Christmas Village. Ang cute. Mga hanging Christmas decor. Christmas figurines. Santa Claus. Christmas tree. Snowman. Also, Christmas lights. Around 500 pesos kasi LED na sila. Mas matipid. Ito naman yung life size na santang sumasayaw. Price range from 3,500 to 10,000 depending on size. Of course, Belen, around 2,500. Depende sa pag-elaborate ng design, ang prices nila. Christmas figurines, around 300 pesos to 700 pesos. Meron din tayong mga native Christmas decors. Itong donut-donut na to na Christmas wreath ni Lola that cost 300 pesos lang guys, kaya bumili ako. Then meron ding abaca Christmas balls. Nagagandahan din ako sa mga eleganteng Christmas wreath na to na gold and silver color. Kaso lang medyo may kamahalan sila. Pinakamaliit 350, tapos 650 itong square na to. Then 1,000 yung malalaki. Maybe next time marami na ako nabili eh. Itong mga Christmas tree na to cost 150 pesos. 50 pesos naman sa color green. On this side, may mga nutcracker which cost 1,500. 3 pieces na yon. Itong mga items na nasa labas, around 250 pesos. Mas mura. Ang ganda naman ng mga elf na to. From the moment that you arrive here, you will be bombarded with various kinds of items. Nakaka-overwhelm yung experience. Kasi ang dami mong gustong bilhin, kaso lang limitado yung budget mo. Hehehe. Operating hours pala nila guys. Starts at 8 o'clock in the morning until 7 in the evening. There are stalls that sell the same stuff over the years. But there are also that switch items or modify their display depending on the season. Others just add seasonal items to their regular products. Now, if you're wondering why the prices are low here, because this is the area where manufacturers unload their big bulk of their factory excess, export overruns or surplus. In short, bagsakan. Kaya mas mura talaga dito kaysa mall. Ay nako, nakalimutan kong bilhin itong hanging Santa Claus na 150 pesos lang. Hindi ko na nabalikan.
Nakita ko na lang habang nag-edit ako ng video. Ano ba yan? Marami pa kayong mabibili dito, guys. Mga basket, garden items, garden tools, mga flower decorations, iba't ibang klase. Ang daming Christmas village at snow globe dito. For the Christmas village, meron tayong 2,500 pesos. Mga maliit lang yon, then 4,300, pataas ng pataas. Pinakamahal, around 5,300. Depende sa design. Sa mga snow globe, meron ako nakitang pinakamaliit sa lahat. 150 pesos lang siya, pero asya lang yan sa kamay mo. Next is yung red native parol. Ito ay nagkakahalaga ng 450 pesos. Dito sa native products, hindi rin mawawala yung Kapis Christmas balls. Merong 1,500, 3,500. Ang ganda-ganda. Feel na feel mo yung essence ng Pasko. Then, ito naman yung view ng Dapitan Arcade sa labas. Busy-busy mga tao. Ang dami pang mga binebenta dyan. Mas mura actually pag nasa labas. Napansin ko lang. Advice ko lang guys, agahan niyang pumunta dito. Kasi pag medyo tanghali na, mainit, masikip na, marami ng tao. By the way guys, yung mga prices na sinabi ko based lang sa mga pinagtanungan ko. Syempre, bababa pa yan pag tinawaran nyo. Pag Pasko, syempre, di mawawala ang mga Christmas lantern. Merong 1,700 pesos, as much as 9,000 pesos for more elaborate designs ng mga lanterns. Kumukutitap talaga dito sa loob ng Dapitan Arcade. Yan guys, oh. Paskong Pasko na talaga. Madami pa rin yung tao kahit gabi na na andito kami. Pag andito ka guys, mapapabili ka talaga. Ito yung mga Christmas balls, merong 100 pesos, set na yon, may 50 pesos, 1,200, Christmas hat, Christmas tree decorations, mga table runners, mga pillowcases na worth 150 pesos lang. Christmas plates na 100 pesos lang guys. Bibili sana ako noon, kaso lang may nauna sa akin, pinakyaw ba naman lahat, tuloy, di ako nakabili. Sayang. Ang ganda pa naman nung pang giveaways. Ang ganda talaga dito sa may Dapitan Arcade. Ang daming Christmas items at napaka trendy and very unique yung mga designs nila. I hope you enjoyed our video today guys. See you again until our next vlog. That's all. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Bye-bye!